kasi koko ako nila sa rota kama kami kasi kwan sika nila sa manada lang kami pwede ako tanong sa iko sa mga dutay pwede masi kwa tayo ng lenyo so nagbibenta kami ng kok ng coconut. Ha? Huh? Yeah. Ito pa. Ano ito? Panggatong. Dong, panghuaog mga ingani dong. At dito na tayo sa kanal. Ayan, sabi sa kan. Ang daming baka. Itong basakan na ito, hindi ito tinatrabaho matagal ng panahon. At napunta tayo dito. May nakita tayong isang butong. Ayun. Ayan. Ito tayo. Uy, usaman mo diri. Ha? Sunod-sunod man mo. Ay, ay. Man. Ito ang mga panggatong. Panggatong. Oh, unod lang imong kuhaon. Panggatong, panggatong. Maganda po itong panggatong, guys. Wala. Ito. Ayan. Dito pa. Ingat-ingat lang sa ahas. Kasi maraming ahas dito. Kobra pa. Napa dito, Kob? Kob, napa isang buko. Kob! Kob! Napa isang buko, Kob? Napa isang buk-buko? Ito pa. Panggato. Kob, panggato. Kwandong! Nakob, kwakob. Yan ito, panggatong din yan. So, si Chris, hindi masyadong kumakain. Tulog lang ng tulog. Kumakain kanina, ilang kutsara, wala, hindi na. Si Lolo Orekli nagpasaway. Sabi ko, pag magpupo, kunin yung short pan. Hindi, nagpupo na naman sa short pan niya. Bahala siya. Punta pa ako sa trabaho, maglaba ako ng mga ano, trapo, pati magtupi ng mga damit nilaban ko nung isang araw kasi hindi ko napuntahan kahapon. Siya ang inano namin kahapon, tinatrabaho. So, ngayon, magpupo na naman siya. Hindi nagsasabi. Eh. Mabuti sana kung maraming pera, pambili ng diaper. Say! Nakakainis din minsan, ay. So, ano naman dito mga kamag-anak niya, tutulong maglinis sa kanya, okay sana. Wala din. Ano mga gawa ko laging, marami naman, marami akong obligasyon, marami akong ginagawa, marami akong trabaho. Marami pa akong ano, naramdamang hindi maganda sa katawan, tapos yan pa. Eh, bahala na, oy. Basta. So, nun, guys. Ayan. Nangangibit bahay na naman ako. At may nilalutos lang ganito. Ayan. At may ganyan pa. May ganyan pa. So, ayan. Yung iba niloloto na. So, ayan. Cooking, cooking. Nangangibit bahay na naman ako. May merienda sila at may ulam pa. Diba? Ang ipitan. Akil po.
pre. 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 Ado mi sa gawas. Maamilo. Maamilo mi. Tapos maglaba og konti siguro trapo. Si Chris na bilin gilantan. May fever si Chris. Kami lang duha. Akong body-body. Kasi usahay kabuhion jugo sa gawas. Hello everyone. Tapos na ako sa aking gawain sa aking trabaho. Ayan, basang-basa kasi naglaba ako ng trapo. So ito ang kasama ko. Kasi ngayon ayaw ko walang kasama. Lagi akong ikabuhi pag lumabas. Hindi tulad ng dati, maglaba. Solo-solo, solid. May suhol, ice cream. May suhol. Hello guys, kami ay papunta ng Urban. Ito po ang aming daanan. Wala pong bahay. Sagingan. Bili kami ng gamot ni Chris. Kasi hindi pa gumagaling yung pananakit ng katawan niya. Yung sipon, okay-okay na daw. So, yun. Kaming dalawa ni Dudong. Kasama ko. So, andito na kami. Wala-walang katao-tao. Wala talaga ang katao-tao. Ayo. Buenas. Planax. Cheni. 28. Cheni ko ano? Kusa galik ko. So guys, pauwi na ako galing sa pagbibili ng gamot. So ang pinabili sa akin ni Chris ng gamot ay Planax. Kasi tumatalab daw yun. Pag sumasakit katawan niya, ma-okay na talaga ang pakiramdam niya. So bumili naman ako ng isa. Sabi ko, hindi pwedeng mag-inom na kahit anong gamot kasi nakakasira din yun ng kidney. So di ba health conscious na din ako, charot lang. So yun ang aking nabili. Tapos yung mga light sa daan yan, oh, ang gaganda patingnan. So kinaumagahan, ayan, nagwawalis ako at nagpaaraw-araw din, parang batang maliit lang na nagpapaaraw, di ba? So nagpapaaraw din ako kasi alam niyo na yung makikita natin sa mga TikTok, YouTube na mga doktor na nagsasalita ng mga ganyan na kailangan daw magpaaraw ka para ang vitamin D makuha mo. So nagpapaaraw din naman ako kasi dito sa aming lugar talaga pag hindi ka lalabas sa labas talaga, hindi ka masyadong maaarawan dahil sobrang dami ng puno dito sa amin. So ayan, nagpapaaraw ako dyan sa harap ng bahay, nagwalis-walis. So may mga kapitbahay rin akong nagwawalis, una pa sa akin kasi matagal man akong nagising. Alam nyo na, nabilar ako nung isang araw, nung isang gabi, diba? Dahil sa mga chismis-chismis na mga pumapatay ng kambing kasi may sigbin daw. So ayun. So ayan, nagwawalis-walis ako dyan at nagre-rake ng mga dahon. Napakadaming dahon din talaga. Every hangin talaga or mag-move lang yung mga dahon, yung mga sanga. Ang mga dahon talaga halos lahat na lalaglag na talaga sila. So sobrang dami. So nagre-rake-rake ako at alam nyo na, nagpapapawis din. Kasi after nyan, marami pa akong labahan. So maglaba rin ako after nyan. So umaga lang yan, wala pa akong kain yan. So si Chris din, nagwawalis din sa likod ng bahay namin. Dito lang talaga ako sa bahay sa kanila ni Chris na titrain na magwalis ng magwalis. Kasi sa amin doon, sa amin bukid man ang aming lugar pero wala kami masyadong ganito. Kasi yung bahay talaga namin, kung may mga kahoy man pero yung bahay namin nakatirik sa walang kahoy. Kukunan talaga ni Pap, ng tatay ko ng kahoy kasi iwas disgrasya daw. Pero dito sa kanila Chris, lahat kahoy. Kahit malapit sa bahay mo kahoy. Mga niyog, marami. Nakakatakot din minsan pag maglakas ang hangin, may bagyo, nakakatakot pagka matumba sa bahay mo. O di ipit kayo, di alam, hindi ko na lang talaga alam kung anong mangyayari pag maipit kayo tapos yung bahay niyo tulad ng bahay namin na hindi masyadong
ano, hindi masyadong matibay. Oh, hindi talaga matibay, guys, kasi yung mga dingding namin nga, kung anuhin mo talaga, itutulak mo. Matutulak mo na talaga. Dito lang sa kanila, ang lapad-lapad na ang awalisan mo, kasi ang lapad-lapad pa ng mga lugar na walang bahay. May iba dyan ay naibenta na, pero yung iba talaga ay hindi pa naibenta. So, lahat talaga yan sakop pa namin na awalisan. Kailangang linisan kasi daanan kasi itong lugar namin, kaya nakakahiya din pag hindi ka magwawalis kasi maraming dumadaan papasok at palabas, kasi may mga bahay pa yan doon sa papasok dyan sa amin, may mga bahay pa talaga papapuntang Pispan kasi marami man nagtatrabaho din doon, marami din mga may-ari na mga basaka na may bahay talaga sa looban. So yan si Chris, nagwawalis yan sa likod yan, hindi yan sa ako, sa harapan siya sa likuran, kasi minsan pag si Chris lang talaga lahat magwawalis, minsan isang oras or more than 1 hour talaga niyang matatapos lahat yan, kasi sobrang dami din talagang wawalisin sa likod pa lang yan, pero napakadami na. So may